Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay ang huling araw ng buwan ng Mayo, ang buwan ni Mama Mary. Tinatapos natin ang buwan na ito sa isang kapistahan ni Mama Mary, ang kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. Noong nagpakita sa kanya ang anghel upang hingin ang pahintulot sa kanya na maging ina ng Diyos, pinalitan ng anghel na walang imposible sa Diyos at ibinigay na example ay si Elizabeth na sa kabila ng kanyang katandaan ay nasa ika-anim na buwan na siya ng kanyang pagbubuntis. Kaagad pumunta si Maria sa kaburulan ng Judea upang dalawin si Elizabeth. Hindi lang siya nakibahagi sa magandang balitang ito, kundi tumulong din siya sa kanya kaya tatlong buwan siyang nanatili doon. Ibig sabihin, hanggang sa pagkapanganak ng matanda. Ang pagbasa natin ay galing kay Propeta Sophonias. Ito'y isang awit ng kagalakan. Ang Sion na siyang pangalan ng lungsod ng Jerusalem ay hinikayat na magsaya kasi tinanggal na ng Diyos ang hatol sa kanyang mga kasalanan. Masaya na ang Sion kasi ang Diyos na dakilang manliligtas ay nasa piling niya. Papanibaguhin siya ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Ang kasiyahan na ipinapakita ni Propeta Sophonias ay siya rin ang kasiyahan na nakikita natin sa pagtatagpo ng dalawang babaeng buntis. Masaya si Elizabeth sa pagdalaw ni Maria at sa pamagitan ng Espiritu Santo, naranasan niya na hindi lang siya dinalaw ng kanyang pinsan, kundi ng ina ng kanyang Panginoon. Nagsaya din ang sanggol na nasa tiyan niya, nakilala ng bata na magiging si Juan Bautista, ang Panginoong Diyos na kanyang ipagpapakilala na nasa tiyan naman ni Maria. Masaya din si Maria sa biyaya ng Diyos at ang sayang ito ay kanyang ipinahayag sa kanyang awit ng papuri. Ang saya sa Bible ay hindi dala ng pera o ng tagumpay. Ito'y dala ng Panginoon, lalo na ng kanyang presence sa ating piling. Iyan ang naging dahilan ng saya ng magpinsan, ang Panginoon na kumikilos sa kanila.
Sana iyan din ang hanapin nating kasiyahan. Ang kasiyang ito ay dalisay at nananatili. Ang kasiyang ito ay hindi nababawasan kung ibinabahagi. Mas lalo pa itong lumalago kasi marami ang nakikiisa dito. Si Maria ay tagapagdala kay Jesus. Kaya masasabi natin that Mary is the first evangelizer. Noong natanggap niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, agad dinala niya ito sa kanyang pinsan. Hingin natin kay Maria na dalhin siya, dalhin din natin si Jesus at ibahagi natin siya sa ating mga kagalakan na walang iba. Hingin natin kay Maria na dalhin niya sa atin si Jesus at ibahagi din niya sa atin ang kagalakan na walang iba kundi si Jesus. Narinig po namin ang pagbasa. Huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa pili mo ang Panginoon na iyong Diyos. Sinisikap po namin, Panginoon, na mamuhay sa iyong presensya. Ikaw ang nagbibigay ng katatagan at pagkakontento sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.